Case closed na para sa pulisyang pagpatay sa isang dalagita sa Lapu-Lapu City, Cebu, na hinihinala pang ginahasa. Natagpuan kasing patay ang paunahing suspect na tumakas sa Bohol. Pero hindi pa malinaw kung paano ito nangyari. Narito ang report. Sa Getafe, Bohol, natunto ng mga pulis si Ruben Fernandez. Pero patay na siya bago pa maaresto. Si Fernandez ang suspect sa pagpatay sa 17 taong gulang at si Karen K. Montebon nitong nakaraang Martes, September 15. Hinihinalang ginahasa ang dalagita na natagpo ang patay sa kanilang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu. Aarestuhin sana ng mga pulis si Fernandez sa bahay ng kapatid nito sa Bohol. Pero bago pa makarating sa bahay, nakaranig na raw sila ng putok ng baril. Kalaunay nakita nila si Fernandez na wala ng buhay. Na-recover sa tinuluyan nitong bahay ang ilang gamit umano ni Karen K. gaya ng tablet, DSLR camera, ilang alahas at tsinelas. Pero hindi pa alam ng pulis ang motibo sa pagpatay sa sospek na si Fernandez at kung sino ang pumatay sa kanya. Ang kinakasama ni Fernandez sa si Jenalyn Soon ang nagsabi na sa Bohol ito nagtago. Kaibigan ni Jenalyn ang nanay ni Karen K. Sabi ni Jenalyn, noong nakaraang Lunes ay pumunta sila ni Fernandez sa bahay ng biktima. Kukunin daw kasi nila ang remittance ng kapatid na si Jenalyn na pinapadaan nito sa nanay ni Karen K. Pagkakuha ng pera, umalis din daw sila agad sa bahay. Hindi raw alam ni Jenalyn, bumalik pa sa bahay ni na Karen K ang sospek at ginawa ang krimen. Wala raw nakikitang dahilan ng pulisya para kasuhan si Jenalyn. Ang nanay ng biktima labis ang galit, lalo't puro kabutihan daw ang ipinakita nila sa magka-live-in. Manubag yun siya. Dito ko masugot nga dili siya manubag. Dahil naman sa pagkapatay sa sospek, naibsan daw kahit papano ang sakit na nararamdaman ng ama ni Karen K. Kami magyapo yung lauta naman. Kaya bisa pag nagkwanto siya, siya manggit na. Pildi lang gyapo mi ba? Kaya mga anak, wala naman. Case closed na para sa pulisya ang pagpatay sa dalagita. JP Soriano, GMA News.